So gusto lang po namin magpasalamat sa lahat ng mga recent contributors natin na sila Alan, Grace, Cindy, Lucy, Lou, Rick, Adam, Maki, Josie, John, Derek, Kelly, Steve, Mary, Hamish, Caroline, Martin, Joyce, Anthony, Charot, Carl, King, Linda, Madeline, Patricia, Nina, Ash, Patel, Rosita, Ray, Carlene, Gloria, Tom, Gladys, and Gian Franco. Maraming maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Ako po si Tata, 47 years old. Asawa ko si Mel. Medyo nahirapan ako sa karamdaman niya dahil matagal na yan na tinitiis niya. At nahirapan din ako sa pangailangan namin araw-araw. Ano po bang naging sakit ni Kuya? Nagkaroon siya ng arthritis sa buto at saka nagkaroon ng gout. So bali ilang taon na po yan? Nag-umpisa pa lang po yan ng pangalawa naming anak. Matagal na rin po yan. Tinitiis niya. Ilan po ba anak niya natin? 4. Mga ilan taon po sila? 47 po. Buwan lang po mag-agwat namin 47. Yung di po, yung mga anak niya po, ilan taon? Yung anak namin panganay na sa 22. Yung pangalawa, 21. Yung pangatlo, sa 15. Yung pang-apat, mag-13. So, gaano po kayo nahihirapan sa sitwasyon ng asawa niya? Nahirapan po ako. Ano kasi kaso sa kanya, maghahanap buhay pa ako. Mami! Sana kung
maganda ang trabaho ko, hindi pa wala-wala din. Minsan naglalabada ako. Mababa mo na, mababa mo na. Kinakapos po ako palagi. Kaya ang kinikita ko po, ko lang pa sa pang-araw-araw ng pangailangan. Tapos pambili pa po ng damot. Minsan di ko pa mabili ng damot. Kaya sinusumpong yung ano niya, yung gamot na ininom niya, parang pang ano lang rin po. Tanggal lang po ng kaunting kirot para maka ano siya, makaginawa kaunti. Naliyaw kapag trabaho, makagalaw-galaw. Sabali, ikaw na lang ang nagtatrabaho para sa inyo. Ngayon na, dati, masukan ako sa Manila, pinauwi ako dahil hindi na kaya mag-ano dito na hindi rin kaya ng mga bata. Hindi doble yung trabaho na ginagawa mo? Doble po, sir. Minsan, gusto na, hirapan po ako, sir. Tatrabaho ka na sa asawa mo, alagaan mo pa siya, tapos gahanap buhay ka pa. Gaano ka na nangihirapan sa sitwasyon niyo ngayon? Ano lang to, sir? Parang naano na rin po ako na ganito. Kung mayroon kami manong, salamat kung pagwala. Pwede siya. Tapos ang gano'n lang po, sir. Parang nasasanay na rin po ako sa ano. E ba, paano mo naman kinakaya? Ganyan po ang ano po, sir. Ang dasal na lang po, Lord. Ano? Nagdadaing ako sa problema ko, nakakaya din. Sinasarili ko lang, sir, magustuhan ako. O anong pagkikitaan ko. Kaya nakikilabang. Ito ngayon na, ano, ganito naman na. Mahirap, ano? Mahirap. Mahirap pong kalagayan ko lang. Kaya plano ko pa, kung may pera ko, bilang ko ng laking ano, yung wheelchair para lang makalabas-labas siya. Mahanginan man lang ng sariwang hangin. Kasi diyan lang palagi nakahiga. Eh bakit ngayon parang dumadaing siya ng kirot ng mga buto niya? Hindi mo ba nabili ng gamot? Wala nga po sir, kasi nga wala akong pambili. Pag di makainom ng kahit isang bisis na ano, yan. Di na ka makayanan yung kirot man naman. Kapag iniinda niya yan, hindi niyo ba naiisip na dalhin siya sa ospital o ipadoktor? Naiisip ko rin po ang isip. Kaso lang yung kira na wala. Yun lang talaga nga ng kira. Kahit may nagsasabi sa akin na ganito ganito, saan ako kukuha ng pera na pangpadoktor?
Kuya Mel, ilan taon na po kayo? 47 po, sir. Okay. So, Kuya Mel, ano po yung trabaho niya dati? Construction po, tapos naging gwardiya po. Tapos ang gwardiya, dahil umpisa na yung sakit ko dito, hindi na ako nakapasok ng pagka-gwardiya. Yung nararamdaman ko po itong dito sa paa ko po, tapos patas po dito sa tuhod. Tapos doon medyo matagal-tagal dahil gwardiya po, ugas ako ng ugas sa paa. Hanggang sa hindi naman na ako makapaglakad, sumasakit na po yung tuhod ko tsaka itong paa, hindi na ako makapagsapatos dahil bukol-bukol po siya. So nag-umpisa ng nagkaroon ng bukol? Opo, nung kahugas ko po, pagkatapos ng pag-gwardiya, hugas po ako agad kasi nangangamoy yung paa. Hindi ko naman nakalain na ganito pala. Hanggang sa tumaas dito sa tuhod, hanggang umakyat sa pabayaan. Hindi ko naman nakalain na ganito pala ang ano, kalalabasan. Eh bakit may hawak po kayo ng ganyan, sir? Ito po, sir, para hindi po ano to, yung sa kamay po, hindi po siya maglalax po na nakaano po yung ano ko, kamay ko po ganun para medyo maano ko lang po konti. Ay, hindi mo na siya may ano, hindi mo na siya may stretch? Hindi na po, ganyan lang. Ganyan na, nakabaloktot na siya? Opo, ganyan lang po siya. So kaya yung mahawak niyan parang hindi masyadong sumara? Opo, na nakaalalay lang po siya palaging ganyan. Tsaka ito po. Kuya, ano naman yung maintenance na iniinom mong gamot ngayon? Ayong ano na lang po, yung iskilan, para maano lang po, matanggal lang po yung cure ng sakit dito sa mga naramdaman ko po, sir. Yun lang po, pero yung gamot talaga dito sa naramdaman ko po, hindi ko pa po alam yung gamot nito. Kasi wala pong ano, kung pa check up na ano talaga dito sa naramdaman ko po. Kaya yun unang mini-maintenance ko yung skillan pag katanggal lang dito sa naramdaman ko. Sa kirot? Sa kirot, opo. Kaya, kaya tulad nun kanina, at tulad ngayon, hindi ka nakainom ng gamot, kaya sobrang kirot ang nararamdaman mo ngayon. Opo sir, kirot talaga, hindi ko maano, pag ginaganyan ko lang, auto po. Kung hindi ako nakainom, hindi ko ganun maganito. Ganyan, pag nakainom naman na ako konti yan, medyo maano ko na po, galaw-galaw konti. Ganyan. Kung hindi naman, ganito lang, nakaano. At ang ganito lang konti, ano. Hindi na ako makapagtagilid, nakadertso lang to, ganito lang. Pag bumuko naman ako, matagal, sasagat-agat ang likod. Sabuti nakadiskarte kahit ilang piraso yung asawa mo. Opo. Nakapangutang ng pera. Opo. Inuta naman siya, maski pa paano pa. Meron naman nagpapakotan yung mga naawa sa amin. Yan. Alam naman din yung kalagayan ko. Malito. Nag-aawa din sila. Okay. Kuya Mel, paano nga pala kapag dudumi ka o iihi ka? Sa rinola ko po, minsan, abangon ako at kukunin ko po yung upuan dyan, dyan na lang pa ako magbabawas. Itatapat ko po na yung rinola dyan. Mm. Tapos tatawin ko yung bata na ano, yung anak ko, kunin yung tissue para maghilo ko. Ayun din ako, kung hindi ko kaya maghilo, yung anak ko nang magpaano sa akin, yung dumi ko. Thank you.
What's up, Beth? Nothing much. How are you? Nothing much. Hey, look what I found. Wow. Isn't that cool? I should have that. Well, and I may give it to you after I find something else, but I wanted to get it now. So. All right, cool. So it's cool. Well, it's yours. That's yours. Well, we'll see. All we'll right. see. If I find something better, it'll be yours. All right. Habemos dos.
That's a nice bike. Camilo, y Ernesto. Comandante. Hola, señor. Y el general. Hola. Hola, señorita, señora. Hola. Habla español, asiano, filipino. No habla español, inglés and Tagalog. Yeah. I'm soprano from Cienfuegos. Oh, I see. Russian citizen. Yeah, my name is Mark. Mucho gusto. You will go to Cienfuegos? No, I am not. Huh? I'll be here in Santa Clara and then head to Havana. La es la hermosa del ardiente sol, bajo su cielo azul, adorable trigueña de todas las flores, la reina eres tú. La palma que en el bosque se mece gentil, tu sueño arrulló. Y un beso de la brisa al morir de la tarde te despertó. Fuego sagrado, guarda tu corazón. Bravo.
Bravo. Very nice. Very nice. De Filipinas. Encantado. Mark. Venga, venga. Ernesto. Ernesto, mucho gusto. Encantado. Mucho gusto. Ernesto, Ernesto, director of dancing group dancing. Al Danza del Alma of Santa Clara. Oh. Very nice group. Very nice. My son is bailarin of this group. My name is Mark. What's your name? Nombre? Tony. Tony, mucho gusto, mucho gusto. It's a busy taxi, busy, huh? Taxi. No habla español. Ah. Filipino. Ah, Filipino. Asiano. Ah, asiano. Yeah, like chino. A chino. ¿A dónde quiere ir más o menos? ¿A una huerta usted por ahí en el bici? Yes. ¿A una huerta? Right. Tour around, people. Ocal, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cuánto? Este, un 10. How much? 10, 10. 10, yes. Right. Nelson. Mucho gusto, señor. Mucho gusto. Mark. Manuel Cavarroca. Mucho gusto, mucho gusto. Mark. Jesús Martínez. Mucho gusto. ¿Qué nacionalidad? Asiano. Filipino. Ah, filipino. Filipino, asiano. María Purísima. Ave María nos está buenísima. Ave María Purísima. Ave María nos está que está buenísima. Es que te fuiste. Ave María Purísima. Ako ay lubos na humahanga sa kung gaano kasimple ang pamumuhay sa bansang Cuba. Tinatanong ko nga ang aking sarili, bakit hindi natin pamarisan ang bansang Cuba? Bakit kailangan nating makipagsabayan sa kung ano ang mayroon sa bansang Estados Unidos? Bakit natin kailangan ang magagarang sasakyan, magagarbong bahay, mga advanced gadgets, etc., etc.? Mayroon bang masama sa pagkakaroon ng tahimik
at simpleng pamumuhay? Miguel, pala ilang taon ka na pala? 12 years old po. Nasaan niya pala yung mga kapatid mo? Nasa ibang barangay po yung iba, tapos po yung panganap ko nag-anap ng mga Miguel, matanong kita. Ano yung nararamdaman mo na nakikita mo si papa mo na merong isang karamdaman? Nasasaktan din po. Mahirap po yung kalagayan niya. Na hindi po siya makagalang. Wala na siya, hindi mo na kayang tumayo. Maano na kasi yung tuhod mo, manipis na. Mas puro bukol-bukol pa, oh. Pabayaan na exercise ko na ganyan pa ganyan. Nagkakaroon siya ng bukol, ano? Gawa ng ano siguro, yung mga gamot na ininom ko na siguro na hindi siya ano, kaya nagkabukol. Hindi niya ano. Tapos dito sa mga ano, pumet na yung mga braso ko dati eh. Oh, pati nga ako niyan, sir. Tapos parang namamaga itong ano mo, no? Sir, yan. Tapos ito, nampis na rin. Ito pa, nagkakabukol pa dito. Ang dahil pang bukol mo dito. Puro bukol. Pati rin dito, ano? Saan, ano, siguro ito, yung nainom na gamot na hindi, ano? Tapos ito, namamaga na to, itong kamay mo. Nagkakabukol na rin, no? No, dito. Puro bukol na. Pati yung kamay mo, ito. Manipis na. Balat na lang, wala na yung laman. Yeah.
Kunin mo yung drink. Pati mo na dito. Sakit din pala yung masubra ng ano. Yung mga daliri ko masakit. Okay. Okay, yung mga daliri ko naman. Wala lang ganun. Saan galing yung tubig nyo, Miguel? Nakikikon lang po kami, nakikigamit lang po kami. So kapag natapos mong asikasuhin si Papa mo, ano naman ang mga ginagawa mo? Tumutulong rin po sa gawa ng bahay.
inaagaan ko rin po yung kalapati ko habang wala pa po si mama. At binabantayan ko po si papa. Ito po yung libangan ko. Subaling hindi ka pwedeng lumabas, ano? Opo. Kasi walang kasama si papa mo. Tsaka binabantayan ko rin po si papa habang inaalagaan ko po yung kalapati ko. So, ito yung mga alaga mo. Matagal mo na bang alaga yan? Last year lang po. So, bali, ilan na sila? Mga nasa 12 na po. 12, ano? So, dito nakahiga si Kuya Mel. Kung makita natin, eh, puro yero-yero yung kanilang dingding. Sobrang init. So, nilagyan na lang nila ng cotton dun sa bubong nila para hindi dumirekta kay Kuya Mel yung init. Oh, kasi sobrang init dito, Kuya Mel, ano? Grabe ang init. Na-interbitro na ako dito. So, dito naman ang kanilang kusina. Bali, kusina? Oo, kusina. Yung CR nila, harap mo saan natin. Baka ito sa skin nita. Ito. Okay. Tapos, ano meron dyan? So, atas lang nagluluto. Ay, ito yung lutoan nila. Okay. Ayun, ito na si Nanay, kamarad. Ito pala siya. Oo. Kamusta, Nanay? Buti nakauwi ka ng ano? Break time namin, sir. Okay. So, ito na, tama-tama. Kararating lang rin namin. Meron kami dala-dala para sa inyo. Ito, oh. Ate, baba ka muna. Sige, baba muna. Parada mo muna yung bike mo, ate. Ayan, napita muna yung ano ako na, ate. Ayan, oh. Nakikita mo to? Sir. Oh, para sa inyo yan, ha? Maraming salamat po, sir. Mukhang pagod na pagod ka sa paglalaba. Uwa po. Nagbabike ka lang. Uwa po, sir. Wala. Okay. Maraming salamat po, sir. Mrs. ko, malaking. Hindi makaano si nanay. Oo. Nabigla din sa daladala natin. Oh, sige, nanay. Dahil umuulan na, pasok na muna tayo sa loob, ha? Maraming salamat sa inyo. Welcome na yun, welcome. Ay, Diyos ko, talaga yung makatanggap ako ng ganito. Laking bagay na ba ito, ate? Opo, ma'am. Laking bagay na sa amin. Okay. Maraming na po. Sige, Nay. Kung masasahod mo ngayon, ibibili mo na lang ng gamot. Siyempre, pang-ulam, pang-ulam, kasi bang bahay. Sige, Nay, pasok na tayo, umuulan na. Sige, pasok na muna natin ito, ha? Okay. Ayan, sir, meron kami dala-dala para sa iyo, ha? Para sa inyo. Salamat po, sir. Nagbigyan niyo po kami ng ganito, ano, tulong na ganyan, ano. Ito, sir, maraming salamat po. Welcome, sir. Welcome, ha? Ito, kuya, ha? Apat na sa akong bigas, kuya, ha? Malaking tulong na po yan sa amin. Ayan. Ito. Sira, nakumiyak na si ate. Hindi mo ba ina-expect, ate? Hindi po, sir. Maraming salamat po talaga. Hindi na makasalita si ate. Speechless na siya. Oh. Sobra naman kasi yung, ano, yung pagod din ni ate. Biruin mo. Saka nagsasakripisyo siya para mapambili siyang bigas sa pagod ng asawa niya. Biruin mo, naabutan na. Maraming salamat po. Welcome, Nay, ha? Welcome. Lord,
Sige. Okay ka na dyan? Sige, sir. Okay lang. Kung hindi mo kaya. Sige, sige. Yan. Natutulala rin si kuya eh. Nangiti na. Sige, sir. Okay. Sobrang init pala dito sa loob niyo. Sobrang init, oh. So, ito na, ha? Ito na, tulad namin sinabi ko, meron na kayong stock na bigas. At kahit pa paano, makakaraus-raus kayo sa pambigas-bigas nyo. At ito, paalam po kung kanino ang galing to. Ang galing to kay Comrade Mark. Okay? Ayan, saka sa mga ano. Tumanari mga contributors. Okay, tapos ito pa, meron pang pinibigay si Comrade Mark para sa inyo. Dahil alam namin na mas kailangan nyo to sa panahon ngayon at sa sitwasyon ni Kuya Mel, ano? Okay, ito, may pinapaabot siyang cash money para sa inyo, ha? Ay, tanggapin mo, ha? Ay, ito, paano bahala ka nang bubili ng gamit ni sir, ha? Tapos kung ano pa man ang kailangan niya. Okay? So, ito na, tanggapin mo. Nabibigla siya yung hinangan. Alis na yun, ay. Ito na, ha? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,000 pesos na lang. Pinabibigay ni Comrade Mark, Nay. Maraming salamat po sa tulong na binigay niyo po sa amin. Hindi namin po atalay na nakatanggap kami ng ganito. So, paano na eh? Ito na, bahala siya, ha? Maraming salamat po, sir. Sakaling mapacheck up mo siya, Nay. Pacheck up mo, ha? Okay. Yung gamot niya, Nay, ang anuhin mo kasi yung sakirot ng ano niya, ng buto. Pero alam po, Nanay, napapansin ko lang, siguro ang sakit ni sir, ano eh, nasa kidney na rin. So, sana, sir, ito ang dalangin namin, gumaling ka at lumakas para makapagtrabaho muli at makatulong kay ate, ha? Okay, sir. Sa mga anak mo. Okay? Okay, sir. So, maraming salamat muli. Hey, mauna na rin kami, ha? Nay, ha? Salamat talaga. Okay. Welcome, welcome. Salamat, Sir Mark, sa binigay niyong tulong po sa amin. Malaking tulong na po sa amin talaga to. Masaya na po, masaya po kami sa binigay niyong tulong sa amin. Sana marami pa kayong matulungan na kagaya namin. Bilang namang buya banget.